Welcome to Donmar TV News Channel. Ipakukulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga barangay officials na mamumulitika sa pamamahagi ng ayuda sa mga lugar na nasa enhanced community quarantine dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, ayaw ni Pangulong Duterte na maulit ang mga anomalya sa pamamahagi ng Social Amelioration Program sa kasagsagan ng pandemya kung saan marami ang nagreklamo dahil sa hindi naisama sa listahan ng mga benepisyo. Ayon pa sa Kalihim, marami ng barangay officials ang nasampulan at nadisiplina dahil sa pagsasamantala sa SAPA. Hindi niya mag-aatubili ang Pangulo na parusahan ang mga magsasamantala sa COVID-19 pandemic. Yun ang pinagtatakahan ko sa iyo, ma'am. Parang gusto mong sabihin na walang solusyon o walang ginagawa ang presidente ng Pilipinas. Ma'am, oo, alam ko nga. Sabi ko nga, magaling ho kayo. Dami niyong nagagawa sa tao. Kahit pa paano, may sarili kayong move, may sarili kayong actions. Philanthropo na nga tao ko sa inyo eh. Kahit pa paano, tumulong ka. Well and good and congratulations. Dahil nakatulong ka po sa ating kapwa-tao. Kaya saludo ako sa inyo, ma'am. Pero hindi po ako sang-ayon kapag ang sinasabihan niyo po ay ang mahal na Pangulo. Whether you like it or not, ma'am, matalino ka nga, may katangahan nga lang. Sorry po ha, matalino po kayo, may katangahan lang. King ang ina nyo. Yun pala'y queen. Pasensya na po ha. Diba? Sus Maria. Hindi ako makasigaw. Nasa isang malamig na mall ako eh. Hindi ako makasigaw. Wow. Ma'am, ang solusyon ay hindi lamang po sa pagsasalita ng Pangulo. Hindi lamang po sa sarili ng aksyon. Hindi niya kakayanin pag siya lang po mag-isa. Kaya nagmi-meeting po siya. Ma'am Angel Locsin. Okay? Sana po naging parte kayo ng solusyon. Hindi po maging parte ng dagdag na problema, ma'am. Matalino ka nga, sabi ko nga sa inyo eh. Pero bakit ho kayo ganon? Hindi ko alam kung saan galing ang katalinuhan nyo sana. Ang dami talaga matatalino sa totoo lang. Ang dami eksperto sa panahon ng pandemic. Ang daming magagaling na mga psychologists sa panahon ng problema. Wala namang naitutulong. Ako, sasaludo ako lalo sa iyo, Ma'am Angel, kung maging parte ka ng maging solusyon. Hindi po dapat nagiging parte ng problema, ma'am. Okay, ma'am? Idol, king ang ina mo, queen pala, may kabubuhan ka din pala. Kasi kung minsan yung katangahan, may kabubuhan din eh. Matalino sana eh. Sabi ko nga sa inyo kanina, very intelligent person. And yet, may katangahan. Ano ba katangahan? Di ko ma-English yung katangahan eh. Gusto ko lang talaga tawaging tanga. Sorry ah. Kung may sarili ka pong opinion, naiintindihan ko po yun. Sarili ko rin pong opinion ito, mama. Okay, magagalit sa akin. So, ang sabi nyo kasi, ang ating mga kababayan needs concrete solution. Ma'am, try nyo kayong mag-suggest, baka sakaling pakinggan kayo. Meron ba kayong concrete solution? Meron ba kayong konkretong solusyon? Kasi ang Pangulo po na 76 years old, nagpapatawag halos araw-araw na mga pagpupulong ng kanyang mga eksperto, economists, non-government, ang kanyang mga opisyalis, para po tugunan ang napakahirap na problema ngayon ng bayan. May pandemic po tayo, meron po tayong problema sa ekonomiya, ang dami po. Di ba? Kung sasabihin nyo po na ang feelings ng Pangulo para sa ating bansa ay hindi kailangan, ma'am, ang Pangulo may sariling opinion lang. Nagsalita lang po siya sa sobrang frustration. Kaya nga, di ba? Nababanggit na nga niya minsan eh. Ayokong isubo ang aking anak na tumakbo dahil naranasan ko ang napakahirap na pangulo ng bansa. Di ho ba? Narinig niyo ba 'yon? Ay nako.
Madam Idol. Sana naman, isip-isip din kung minsan. Oo, tama naman yung sinasabi mo na ang concrete solution daw, not emotion, that kailangan daw nila natin ngayon. Totoo naman eh. Pero ma'am, isip-isip din minsan. Kasi po, hindi po natutulog ang Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ako na po nagsasabi sa iyo niyan. Kung matulog po yan, alas 6 na po ng umaga, nagigising. Matutulog lang ng konti, magigising alas 10 ng umaga para lang muli alamin ano na ang update, ano na nangyayari sa bansa, ano, kumusta na ang pandemic. Baka hindi mo po alam, ma'am. Samantalang ikaw, masarap ang tulog. Ha? Okay ba? Ngayon, kung meron ka pong solusyon, kung may konkreto kang solusyon, ma'am, pwede naman kayong lumiham. Pwede kayong magpadala ng liham sa Office of the President na meron ka pong solusyon, meron kang konkretong suhestyon para sa Pangulo. Okay? King, ang ina naman, hindi queen. Di ba? Sos naman. Alam po ng Pangulo, kaya nga po sa sobrang frustration niya, naiiyak na lang ho siya. Dahil napakahirap po ng kalagayan ng buhay niya ngayon bilang Pangulo ng Bansa para po tugunan ang problema ng ating bansa. Lalo ngayon, pandemic, hirap na hirap po si Presidente. Hirap na hirap po ang kanyang mga opisyal. Yung mga magagaling dyan na mga politiko, mga magagaling dyan, katulad nyo po, na ang daming sinasabi, buti sana kung may natutulong kayo sa bayan eh. Ay, hindi po eh. Nakakatulong po kayo na nakakadagdag. Nakakadagdag, hindi pala nakakatulong. Nakakadagdag kayo sa problema ng bansa. Si Angel Luxin, na taga ABS-CBN. Actually, ay hanga ako dito. Bakit? Tumutulong siya sa tao. Tumutulong siya sa may sakit, tumutulong siya talaga nung panahon ng pandemic, nagbigay siya ng mga tent and so on and so forth. The best yun. Actually, kaya in-admire ko siya eh, naging idol ko siya eh, sa part na yun. Pero yung makialam ka sa gobyerno, hindi po kasi susi yun eh. Hindi po kasi susi na pagsalitaan mo ang isang pangulo ng bansa, Ma'am Angel, linawin ko lang ha, ikaw, maaaring 16, 26, 36, 46, ilang taong ka na nga ba? The President is already 76 years old. Okay? Kaya mahirap po, masakit sa ulo kung ang buong Pilipinas ang problema mo. Dumagdag ka pa. Di ba? Kung hindi ba naman king ang ina mo, ay queen pala. Ayan. Di ba?